nang arestuhin si Joe Metini noong December 1996. Inaasahan ng pulisya na siya ay manlalaban. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay marinig ang isang detalyado at harapang pag-amin mula sa kanya na labis nilang ikinagulat. Sa kanyang pag-amin, inilarawan ni Metini sa pulisya kung paano niya marahas na ginahasa, pinatay at pinagpirapiraso ang katawan ng kanyang mga biktima. Pagkatapos, ipinagtapat ni Metini ang kanyang pinakanakakagambalang mga krimen. Matapos niyang katayin ang kanyang mga biktima, ginagawa rin niyang burger patties ang mga ito at kinakain. Subalit ang masakla pa rito, inihahain din niya ang mga ito sa mga walang kamalay-malay niyang customer. Ano kaya ang kanyang motibo para gawin ang mga karumal-dumal na krimen ito? Tara katropa at sabay-sabay nating alamin. Mahirap na ang buhay ni Joe Metini mula pa man noong siya ay musmus pa lamang. Tiniis niya ang kapabayaan ng kanyang lasinggerong ama at ng kanyang ina na madalas wala sa bahay dahil sa pagtatrabaho nito ng extra shifts para masuportahan silang anim na magkakapatid. Sila ay nakatira sa Essex, malapit sa Baltimore. Wala nang ibang detalye ang nalalaman tungkol sa kanyang pagkabata. Ngunit sinabi ng kanyang ina na sumali siya sa army noong 1973 noong siya ay 19 na taong gulang pa lamang kung saan nagsimula siyang maadik sa paggamit ng droga. Pagkatapos noon ay nawala na sila ng contact sa isa't isa. Sa pag-alis sa army, nagtrabaho si Metini sa isang lumberyard bilang isang truck driver. Noong 1994, nanirahan si Metini kasama ang kanyang kasintahan at ang kanilang 6 na taong gulang na anak sa South Baltimore. Bilang isang truck driver, mahabang panahon ang ginugugol niya sa kalsada. Isang araw, umuwi siya ng bahay at nakitang wala na ang kanyang kasintahan kasama ang kanilang anak. Tulad niya, ang kanyang kasintahan ay naadik din sa paggamit ng droga at naniniwala siya na umalis ito kasama ang ibang lalaki at namuhay ng magkasama sa lansangan. Dahil dito, sumiklab ang matinding galit sa kanyang puso at pagnanais niyang makapaghiganti. Ilang araw niyang hinanap ang mga ito. Sinuyod niya ang bawat eskinita at maging ang ilalim ng isang tulay kung saan alam niyang bumibili at nagdodroga ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi ang kasintahan niya ang nakita niya sa ilalim ng tulay na iyon, kundi 2 homeless men na pinaniniwalaan niyang kilala ang kanyang kasintahan. Nang hindi sila nagbigay ng indikasyon na alam nila kung nasaan ang kanyang pamilya, pinatay niya ang mga ito gamit ang dala niyang palakol. Pagkatapos nito, napansin ni Metini ang isang mangingisda sa di kalayuan na maaaring nakakita sa kanyang ginawa. Kaya naman, agad din niya itong pinatay. Sa sandaling napagtanto niya ang kanyang ginawa, si Metini ay nataranta at itinapon ang mga katawan sa ilog upang itago ang mga ebidensya. Kalaunan, napag-alaman ni Metini na lumipat ang kanyang kasintahan sa kabilang bahagi ng bayan kasama ang isang lalaki na nagtulak sa kanya para ibenta ang kanyang katawan para sa droga. Nabusted sila dahil dito at ang kustodiya ng kanilang anak ay inalis sa kanila dahil sa pagpapabaya at pang-aabuso sa bata. Inaresto ng pulisya si Metini dahil sa pagpatay sa 2 lalaki sa ilalim ng tulay at ginugol niya ang 1 taon at kalahati sa bilangguan habang naghihintay ng paglilitis. Gayunpaman, napawalang sala siya sa anumang mga kaso dahil itinapon niya ang katawan ng mga biktima sa kalapit na ilog at hindi mahanap ng mga imbestigador ang mga ito. Dahil sa kawalan ng pisikal na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen, si Metini ay pinalaya ng mga otoridad. Matapos nito,
ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa kanyang nawawalang kasintahan at anak. Kahit na gumugol siya ng isang taon at kalahati sa loob ng bilangguan, malinaw na wala itong naging epekto kay Metini. Di nagtagal, matapos niyang makalaya, pinatay ni Metini ang dalawang bayarang babae nang mabigo silang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nawawala niyang kasintahan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroon siyang mas magandang ideya kung papaano i-dispose ang kanilang mga katawan. Sa halip na itapon sila sa ilog, iniuwi ni Metini ang mga bangkay. Doon, pinagpirapiraso niya ang mga ito at inimbak ang pinakamalalaman na bahagi sa mga Tupperware container. Samantala, ang mga hindi kumasya sa kanyang freezer ay ibinaon niya sa isang lote na pag-aari ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Sa pagkakataong ito, tila hindi na paghiganti ang motibo ni Metini sa pagpatay ng tao, kundi pumapatay na lamang siya para sa sport. Sa sumunod na mga linggo, hinalo niya ang laman ng mga bayarang babae sa karne ng baka at baboy at ginawa itong maliliit na burger patties. Ibinebenta niya ang mga burger patties mula sa isang maliit na barbecue stand na binuksan niya sa gilid ng kalsada. Sa tuwing kailangan niya ng higit pang espesyal na karne, si Metini ay lalabas at maghahanap ng ibang bayarang babae o isang palaboy. Noong December 1996, tuluyan ng nahuli si Joe Metini matapos makatakas ng kanyang susunod na sanang biktima at makatakbo diretso sa pulisya. Sa kanyang interogasyon, kusang loob na inamin ni Metini ang lahat. Inilahad niya ang mga detalye tungkol sa kanyang mga pagpatay at maging ang pagpatay niya sa mangingisda ilang taon na ang nakararaan ay inamin niya rin. Kalaunan ay sinabi niya sa pulisya na wala siyang natanggap na kahit na anong reklamo mula sa kanyang mga customer at sa katunayan, wala ni isa man sa kanila ang nakapansin o nakalasa sa ekstrang sangkap na inihahalo niya sa kanyang mga burger patties. Ang lasa ng katawan ng tao ay halos kapareho ng baboy. Kung pagsasamahin mo ito, walang makapagsasabi ng pagkakaiba. Kaya sa susunod na maglalakad ka sa kalsada at makakita ka ng isang open pit beef stand na hindi mo pa nakikita noon, siguraduhing isipin mo ang kwentong ito bago mo kainin ang sandwich na binili mo. Pahayag ni Metini sa pulisya. Ayon kay Metini, hindi bababa sa 10 katao ang brutal niyang pinaslang at naniniwala ang mga otoridad na hindi siya titigil doon kung hindi siya nahuli. Kalaunan, napatunayan siyang nagkasala ng isang hurado at hinatulan ng kamatayan. Gayunpaman, binawi ng isang hukom ang hatol na ito noong taong 2000 at binago ito sa 2 magkasunod na habang buhay na sentensya. Noong 2017, natagpuan ng mga gwardiya si Metini na unresponsive sa kanyang selda sa Western Correctional Institution sa Cumberland bandang alas 3 ng hapon. Di nagtagal, diniklara na siyang patay sa edad na 64. So that's it, ikaw katropa, ano ang naramdaman mo sa kwentong ito? I-comment mo lang ang iyong opinion sa baba ng video na ito. Maraming salamat po at kita-kits sa ating next video.